Hi, Shas Peeps! This is Janelle, and welcome back to my channel. Shoutout muna tayo sa ating mga subscribers. Una na dyan, si Amulon Leo Zaraga, Mr. Sedfrey Hebron, at kay Maka Boy. So itong tatlong ito ay nag-super chat sa atin 2 days ago. Maraming salamat po sa inyo. Shoutout na rin natin si Ray Hernandez, Kevin Joe Pelayo, Melvin Carlo Talavera, James Ramas, Kent Pelasio, Karen Labutap, at kay Raf Zuniga, Jason Laurante, at kay Wilfred Madalo. So medyo marami ang ating shoutout dahil 5 days tayong hindi nakapag-upload ng panibagong chess tutorial. Alright! Para po sa araw na to, gusto ko lamang balikan ng isa sa aking mga crucial games sa Asian Online Nations Cup, no? Konting background lamang po. Para po sa kaalaman ng ating mga bagong followers, sa kasulukuyan po, ako ay naglalaro ngayon sa Online Asian Nations Cup. At update lang din, nakapasok po ang Team Pilipinas both sa Men's Division at Women's Division sa quarterfinals. So kung kayo po ay may extra time at gusto niyo pong suportahan ang Pilipinas, panoorin niyo po ang aming labanan sa Official National Chess Federation of the Philippines. Ipo-post ko po ang link sa ating description. At subaybayan niyo po ang bakbakan na ito, 2 p.m. Friday po. Okay? Correction lamang sa nabanggit ko sa isa sa aking live stream, Friday po yan, 2 p.m. Alright, so balik tayo sa ating pag-aaralan ngayon. Ang pag-aaralan natin ay ang aking laro laban sa Iran's number 1 woman grandmaster sa kasalukuyan, no? Yan ay si Kadimal Sharif Sarasadat. Isa siyang woman grandmaster at international master. Medyo mas may kataasan ang kanyang rating sa akin. At yun nga, magaling ito. Magaling na player at maganda rin, no? Kayo na mag-judge kung sino sa paningin nyo ang mas binoboto nyo, no? Sa ganda at galing, charing. Alright, subukan na natin. Ipakita na natin kaagad ang bakbakan na ito. Puti ako sa laban na ito at ang itinira ko ay E4, E5 by Kadimal Sharif, Knight F3, Knight C6, at ang pinili kong setup dito ay Knight to C3. Itong Knight to C3 nito, ito ang tinatawag nating 4 Knights variation. Yan o, pagtira ng Knight F6, kasi kita nyo naman, apat na knights ang nakalabas kaagad. So, 4 knights variation yan sa chess. At after dito, ang tinira ko ay d4. Binuksan ko kaagad ang gitna. E takes d4. Knight takes d4. Yan. So, dito, ang piniling setup ng item ay bishop to b4. So, nag-pin kaagad siya dito sa aking knight para may mga threat na mga knight takes e4. No? So, normal yan. Kinain ko, knight takes c6, b takes c6, at bishop to d3. No? So, depends sa e4, at the same time para makapag-castle ka agad. So, ganyan ang chess, easy development, castle early. Yan, mga basic principle yan. Tumira ng d5 ang item, syempre, center. Kinain natin, e takes d5. At dito, no, medyo interesting yung piniling move order ni Sarasadat, no? Ang pinili niya ay castle. So, parang sa unang tingin, oops, libre ang pawn sa c6. Ang ginawa ko dito, no, nag-castle naman din ako. But hindi ko kinain ang pawn sa c6? Well, pwede natin gawin yan. Pwede natin tikman ang pawn with dc6. Kaya lang guys, ito ang mga basic principles sa chess, no? Kailangan, do not grab. Ibig sabihin, huwag ka magtatakaw ng mga pawns, lalo na pag sobrang aga pa lang sa opening, no? Kasi kadalasan may mga lason yan, no? Ganito kasi yung pwedeng gawin dyan ng item. Pwede siyang tumira ng mga bishop to g4, atake ka agad. Or pwede rin siya tumira ng mga rook e8 check. Depende, no? And as for me, hindi ko type yung mga ganyang tirada kasi nabibigyan ng chance yung item to develop an initiative. Kumbaga, siya yung magdidikta sa tempo ng laro. So, ayoko ng ganon. Ang pinili ko ay castling lamang po. I-stick ako sa aking setup. Okay, after castle, kinain, c takes d5. At dito tumira ako ng h3. After h3, tumira ng c6. Reinforce ulit sa gitna. So, after c6, queen to f3. So, itong mga tinitira ko, guys, ay bookline ito, no? Ibig sabihin, matagal na itong naaral sa chess. Konting research na lamang po. Dito, bumalik ang bishop to d6, at tumira ako ng bishop to f4. Alright, so itong tiradang ito, sa totoo lang, nagustuhan ko itong linya sa four knights scotch
game, kung tutuusin, ito ang pinaka-kompleto na tawag dito. Kasi, kung tutuusin, makikita niyo ang pawn structure, mayroon siyang parang hanging pawns dito, no? D5 at C6. In my opinion, medyo weak yung pawns na yan. Although, proper play, hindi naman din dapat matalo ang itim. Pero sa akin, masaya na ako sa medyo makunat, pero may konting kilite, no? Alam niyo yun? Yun yung mga gustong-gusto kong mga position. Anyway, after bishop to F4, tumira dito ang item ng rook to B8, syempre, para may atake. Ayun, no? Atakado ang B2. Inangat lang natin ang pawn, B3. Rook to B4. Yan ang mga tirada sa item din, no? Yung idea ng item, very typical din. Fin-force niya ako magkaroon ng exchange sa D6. Well, in fact, kinain ko yan, bishop takes D6, dahil prusado naman. Queen takes D6, at rook FE1. So far, nasa linya pa rin tayo dito. At dito sa position na ito, no? Tumira ang item ng bishop to D7. Actually, ang tagal ko nag-isip nung dito sa position to after 15 moves. I think, nag-isip ako ng mga 5 minutes sa position na ito, exacto. Medyo matagal na yun, guys, kasi ito ay rapid game, no? Ang binibigay sa aming oras lamang dito ay 15 minutes and 5 seconds. So, medyo may katagalan. Bakit? Kasi ang pinakalinya kasi dito, guys, ang bishop nilalagay sa E6. Yun ang at least sa pagkakaalala ko sa libro. Pero siya, ang pinili niya, ang bishop niya ay inilagay niya sa D7, no? So, medyo weird yung kanyang choice para sa akin. At dito, ang pinili kong linya ay queen to E3. No? Interesting ito sa aking paningin, no? Bakit queen E3? Unang-una, nagkaroon tayo ng target sa A7, tapos may mga option tayong pumasok sa queen E7 or even queen E5, magte-trade ng queens, no? Isa yan sa mga planong naisip ko. Now, obviously, parang may pawn fork, which is yung D4. No? So, may D4, parang na-hog to yung ating queen at knight. No? Pero, kalkulado natin yan, at naaral ko na rin yan beforehand. No? So, bibigyan ko kayo dito ng 5 seconds to think, ano kaya ang nasa plano ko dyan? Bakit ko ahayaan tumira ng D4 ang item? So, why to move? 5 seconds. Alright. So, sana may nakakita, no? Ang pinaka-idea dyan is knight to e4. Sabayan! So, after knight e4, syempre, kita nyo naman, guys, pag kinain yung queen, kain din natin yung queen sa d6. So, okay tayo dyan. Lalong nabungi yung kanyang pawns, naghiwalay lalo, isolated pawn, end game. Wala na masyadong mga kulit-kulit at kiliti dito sa aking kingside. Okay na ako dyan, no? Ready na tayo mag-endgame sa ganyan. For me, slightly better ang puti sa ganitong klaseng position. Now, after D4, knight E4, pag kinain, knight takes E4, queen E4 tayo, syempre, di ba? So, natanggal yung threat ng fork. At the same time, ayan, oh, may mga nakakapuwing din tayong threat sa H7. So, yan ang pinaka-idea ko, bakit ako tumira ng, balik tayo sa position na ito, queen to E3. So, after queen E3, tumira siya ng C5, syempre, para makover yung threat sa A7, C5. At dito, paduday muna. Ito yung mga tiradang tinatawag nating subtle move. Yung parang wala ka lang tinira, develop lang. Rook A, D1. No? So, rook A, D1, para yun pa rin, same idea pag nag-D4 yan, knight E4 pa rin. Okay? So, after rook A, D1, ang tinira dito ni Sarasadat ay queen to C7. Well, I think itong queen C7 na ito ay medyo normal. Kaya lang, nagawa ko na yung pinaka-plano ko, which is to exchange the queens. Bakit gustong-gusto ko makipag-exchange dito? Bakit gustong-gusto ko makipag-simplify? Unang-una, pawn structure. Titingnan natin. Nabanggit ko na ito kanina, no? Ang pawn structure niya, itong pawn sa D5 at C5 ay hanging pawns. No, the more na mag-exchange tayo ng pyesa dyan, mas lalo natin may exploit ang placement ng mga pawns na to. So, welcome na welcome ang endgame. Okay? So, after queen e5, kinain niya. Queen takes e5. Rook takes e5. At dito, medyo dubious na naman ang pinili niyang line. Bishop to c6. Bakit dubious? Kasi guys, nakasalaksak tayo sa 7th rank. I hope napanood niyo yung aking video about kay Capablanca, no? Yung kanyang rook nakasuksok sa 7th rank. Panalo ka agad, no? So, ito, pagkapasok sa 7th rank, lamang na ito, guys. So, atakado ang pawn sa a7. Pinush niya yan, a5. After a5, ay tumira tayo ng rook to c7 para na naman atakado ang bishop. At pag umalis, hindi niya pwedeng gawin yan kasi may tagpas sa c5, di ba? So, umatras ang rook para depensahan, rook to b6. Kinuha ko ang file, rook to e1.
At dito, tumira ng rook A8 ang itim. A4 ngayon. So, solid-solid lang. Abang-abang ng kanya mga threats. Kasi na-anticipate ko at one point baka may mga A4 din siya dyan. O kung anong wala-wala. No? So, A4 para totally ma-fix itong pawn sa A5. Yan. So, anticipated ko ang tira dito ng itim. Tumira siya ng medyo active move, which is D4. Sige. Bibigyan ko kayo dito ng 5 seconds para mahulaan ang aking tira dito for white. Gustong-gusto ko itong tiradang ito kasi na-solve niya yung problema eh. Kita niyo naman atakado ang ating knight. So, aatras ba tayo agad pag mga ganyang sitwasyon? Pag-isipan. 5 seconds. Okay. Sana naman may nakakita, no? Counter threat. Bishop to B5. Bishop to B5. Bakit? Kasi guys, pag kinain niya ng mga DC6, tagpas ka agad, no? May Bishop C6 dito. Mababawi natin. Tapos, very, very weak itong pawn sa C5. Tagpas yan. Makakain yan maya-maya. Now, hindi niya ginawa yon. Pag kinain niya naman to, Bishop takes B5, Knight takes B5. Grabe, grabe. Tagpas ang pawn sa C5. Ubus. Okay? Clear one pawn up. So, ang ginawa dito ng itim after Bishop to B5 ay inatras niya. Bishop to B7. Okay. Umatras din ako. Knight to B1. Ano ang idea ko dyan? Pupunta ako sa D2 at Knight to C4. No? Exploit natin yung mga weakness. Kasi ganito yan, guys. No? Sa mas mataas na level ng chess, butas-butas na lang ang hahanapin mo dyan. Kung saan pwede sumuksok yung mga pyesa mo. So, as of the moment, very weak itong C5 pawn ng itim. Actually, target na natin yan. No? Pwede na natin kainin yan. No? So, anyway, dito, after Knight to B1, tumira ng Knight to D5 ang black. Pwede na natin kainin ang pawn sa C5, kaso hindi natin gagawin yan dahil may mas maganda pang solusyon, no? Pag-isipan nyo po, another 5 seconds. Sana may nakakita, no? Rook takes B7. Removing the guard. Tactics, hog 2. Pagkakain ng rook takes B7, X-ray. No, ang dami ng pinangalan ng mga tactics na basta pinaka-idea niyan, double attack. Yan, no? Bishop to C6, atakado ang rook sa B7, atakado ang D5. At isa pang pinaka-problema niya dyan ay may problema siya sa back rank. Ayan, no? Hindi, wala eh. Wala siya magawa, no? Kahit na tumira ng mga rook B8 yan, pwede natin kainin yung knight. Pero dito tayo kakain, bishop takes B7, one piece down ka agad. Siyempre, dahil di pwede kainin dahil back rank mate. No? So, balik tayo ng konti. After rook takes B7, rook takes B7, at bishop to C6, na hog 2 ang rook at knight. Tumira ng rook, BA7 ang item. So, forced yan. Bishop takes D5. So, ito talaga guys, very winning na ito. It's a matter of technique na lang kung paano i-convert. Dahil ang kapalit ng isang rook, kita nyo naman, ay bishop at knight. Dalawang minor piece. So, lamang na kaagad yan. Paano ko kaya ito na-convert? Tumira ng rook to d8 ang item, bishop to c4, king to f8. Yan, so lumalapit siya papunta sa gitna dahil nga endgame na. Tumira ko ng knight to d2, rook e7, kinain, rook takes e7, king e7, at knight e4. Yan, so c5 atakado. Bakit ko sinabing kaya na itong may panalo agad? Dahil dalawa kasi ang pyesa ng puti. Tandaan niyo to guys, 2 versus 1 na rook, 2 pieces versus 1 rook. Kadalasan, panalo yan. Lalo, wala naman siyang nakain na extra pawns. No? So anyway, pakitaan natin, tumira ng rook c8, dinipensahan ng c5, g4 ngayon. Yeah? So, gaining space sa king side, at the same time, lalabas yung ating king. f6, king g2, g6, at dito, umatras ako, bishop to d3. No? King e6, umatras ulit, knight to d2, f5, yan. No? Kain, at knight, king f3 pala, I'm sorry. So, kita nyo naman ang ginagawa natin dito. Inaayos muna natin yung pyesa, igigit na muna natin yung king. So, king f6, at dito, nagrecurida ang knight from knight e4 to d2 to c4 para may atake sa a5. So, hirap. Weak yung mga pawns. Dinepensahan, rook a8, persado. Knight to d6. Yun! Nakanakaw na naman tayo ng isa pang pawn ulit sa f5. King to g5. Kinain. Knight takes f5. Pinin. King to g3. Okay.
may option, mabawi yung lamang na pyesa, right? Pwedeng kumain ng rook takes f5. Kaya lang guys, kung ganyan ang gagawin niya, bishop takes f5, king f5, panalo na rin po ito dahil naman, bakit? Obviously, dahil lamang tayo ng isang pawn. No, ang isang pawn sa chess ay napakalaking bagay, lalo na pag ending na lang, no? End game. Anyway, so after king g3, na pwersa siya tumira ng king h5, push ng pawn, no? Itong pawn na to, papagraduatin natin yan. Yan ang pinaka-goal natin dapat. Tumira ng check, king to f2 muna, no? Rook f8, king f3, medyo inukyut natin, triangulation tawag dyan. Tumira ng rook to g8, at king e4. Okay, ayaw ko sana talagang i-give up itong pawn na ito, no? Pero na-realize ko, para mabilis ang aking progress, kailangan ay pabayaan ko na itong pawn sa h3. Rook to g2, tumira ako ng knight to d6 para itong pawn na ito ay maluwag, makapag-push. Rook h2, at dito, guys, sa totoo lang, no, gusto ko lang mag-share, masyadong mababa na yung aking oras. Sa katunayan yan, I think mga 30 seconds o mas mababa pa sa 30 seconds ang aking oras, mga panahon na ito. So, yun ang pinaka-reason bakit feeling ko, no, hindi ganun kaganda yung aking pagka-convert dito. Although, panalo pa rin. Kaya lang, binigyan ko siya ng unnecessary counterplay. Kung mababasa niyo yung aking quote ngayon sa video na ito, ang sinabi ko dito ay, the hardest game to win is a won game. Sinabi yan ng ating second world champion, Emmanuel Lasker. Kasi, ewan ko ah, yung mga totoong chess player talaga dyan, ang dami na nating mga players, I mean, ang dami na nating mga laro na nasayang, winning na, natatalo pa bigla. Dahil siguro, no, mental toughness at the same time, yun nga, binibigyan natin ng unnecessary counterplay ang kalaban. Dito sa position na ito, tumira ako ba naman ng bishop to c4? Bakit ako tumira niyan? Ina-anticipate ko kasi na parang may checkmate ako nakikita eh. Kinain niya, rook h3. Akala ko, pag check ko ng bishop to f7 at king h6, ayan o, checkmate siya, diba? Ang ganda. Ang ganda ng pagka-checkmate. Akala ko rin, pagpunta ng king h4, knight f5, uy, sabi ko, parang may checkmate. Yung pala, lalabas lang ng king to g4. So, ang gulo na naman yung ginawa ko dito, binigyan ko pa siya ng chance. Anyway, after check, tumira ng king h4, na-realize ko na baka mabitin ako sa oras, ipush ko na lang yung pawn, no? Para dire-diretso. Now, binalik niya at pumunta ng rook to c3, in-attack itong pawn sa c2, push the pawn, dapat dire-diretso yan, no? Kumain, rook takes c2, at dito, tumira ako ng bishop e6. Medyo nakakatakot tignan, guys, dahil itong pawn na ito ay parang mobile siya masyado at pwedeng mag-push. Buti na lang may mga konting tactics tayo dito. Pag-check, tumira ako ng king to d5. Nag-push ang item, d3. Bishop to f5. Ayun, atakado natin yung pawn na yan. Tumira ng d2 at bishop c2. Buti na lang at eksakto itong bishop natin. Buti na lang, eksakto siya. Napigilan yung pawn sa d2 na dumama at maging queen. Kasi guys, after bishop c2, tumira ng rook e1. Okay, sinusuportahan niya itong pawn ito. Kaya lang may f7 na. So, masyado nang malayo ang aking pawn dito sa f pawn na yan. Makaka-ray na yan, no? Kasi pag kinain niya, let's say for example, nag-queen, kainin, bishop takes d1, rook takes d1, check. Sobrang layo nitong pawn na ito, haharangan lang natin ang yukabingbang, no? After king e5, pag-check, may mga knight e4. Yan, no? Nakaharang. So, if he tries to play rook f1, para at least mahawakan niya itong pawn na ito, may knight f6 na naman. Puro block, blockade. Okay? Ganun lang. So, pag-check niya ulit, pwede tayo tumira ng king to d6, o kaya king to f5, I don't know, may mga ganyan na threat, idea. Talo na yan, okay? So, ang pinili niya after f7, in-stop ball niya ng rook to f1, king to e6, yan, lapit natin yung king. Anong pinaka-idea? Pupunta ang ating knight sa f5. King to g5, check, king h6, at kinain natin yung pawn sa d2. After makain ang pawn sa d2, actually, sa katotohanan yan, tagpas na ang position. Kasi wala eh. Wala nang magugulo sa atin. Itong pawn ng item, okay. Pass pawn din to, pero 10 years bago makarating sa h1. No? So, panalo na tayo dyan. Ingat na lang. Rook f4, bishop f5. Yan, takpan natin ang daanan. So, after rook f4, bishop f5, king to g7, knight c4 tayo. Ayan. So, knight c4, may threat tayo dyan, no? Knight e5, knight d7, pwede rin kumain kung nagtatakawan puti.
Tumira ng H5 ang itim. Siyempre, kunwari, nagmamadali siya. Knight E5 ang aking itinira. At tumira ng H4. Alright, dito sa position na ito, bigyan niyo ako ng napakagandang katapusan o ending sa larong ito. White to move and super wins, no? 5 seconds. Actually, maraming choices, pero ito clear na clear. 5 seconds po. That's it. Queen, F8. Dahil may hog 2 or fork. Knight to G6 check, atakado ang rook, atakado ang king. Well, medyo atakado rin yung pawn, pero syempre, ang kakainin natin dyan ay rook. No? So, 2 pieces, resign na po ang itim dyan. Yun lamang po, no? Isa to sa mga pinakamagandang laro ko sa Asian Online Chess Cup. At very happy rin ako na nakapasok kami, nakakwalify kami sa quarterfinals. And I will give credit, syempre, sa ating mga kakampi, no? Board 2 natin, si Woman International Master Fronda. Board 3, Woman International Master Mendoza. Board 4, Woman International Master Galas. Board 5, ito yung pinakabata sa aming grupo, no? Si WIM Mordido. So, ito mga to, mga kilabot din ito sa Philippine Women's Chess. So, yung success na ito, nakapasok tayo sa quarterfinals, ay dahil rin sa kanila, no? Teamwork ito, guys. At hopefully, maganda ang ating ipapakita sa quarterfinals, Philippines versus Sri Lanka. So, yun lamang po. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta, panonood sa channel na ito. See you again next time. Bye!